magandang araw! Ako ulit ito si Ate Queen Raz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral! At welcome sa episode 2 ng Kwentong Pambagets, Season 2! Bago tayo magsimula ay magbasa muna tayo ng sagot tungkol sa tanong na ang bully na si Queenie. Ang unang tanong, bakit masama ang mangbully? At pangalawa, ano ang natutunan niyo sa kwento? Ang sagot ni Eric0927, masama po ang mangbully kasi hindi ito mabuting gawain. At huwag pong mangbully, tao man o kanino man. At pangalawa, ang sagot ni Christopher, dahil masasaktan ng isang tao. At ang natutunan niya sa kwento ay bawal kumain ng madaming chocolates kasi masisira ang ngipin at huwag mambuli para hindi masaktan ng isang tao. At ang panghuli, ang sagot ni user, nakakasakit po ang mambuli at hindi niyo po alam na may nasasaktan na kayo. At ang natutunan niya sa kwento ay huwag na huwag mambubuli at ipantagol ang mga kaklase sa mga taong bully. At sila pa ang sumagot sa ating mga tanong! Kwentuhan. Ate Queen Raz, na-miss namin ang kwentuhan. Oo nga ate, na-miss namin. Ako din eh, tara simulan na natin. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang birthday ni Queen Raz. Sa lugar ng Brookhaven ay may isang babaeng ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Okay, bukas ay birthday ko na. Lahat lang ng magaganda at gwapo ang i-invite ko sa aking party. At ito na ang aking invitation. Ipapamigay ko na to sa kanila. At sinimulan na niyang ipamigay ang invitations. Hey Johan! Gusto lang sana kitang i-invite para sa birthday ko bukas. Ito nga pala yung invitation ko. Para sa'yo yan. Wow! Ang bongga naman ito, Queen Raz. Okay, pupunta ako. See you! Friends! I-invite nga lang din pala kita para sa birthday ko bukas. Sana makapunta ka. Wow, ang bongga naman. See you. Hi, Jacob. Ito yung invitation ko para sa birthday ko bukas. Wow, thank you, Queen Raz. See you tomorrow. See you. Habang nagsasaya si Queen Raz, ay may lumapit sa kanya. Hi, Queen Raz. Ano ba yan? Sobrang lapit mo. Ang baho ng hininga mo. Sorry. Na-excite lang kasi ko eh. Advance happy birthday, Queen Raz! Thank you! Hindi mo ba ako bibigyan ng invitation para sa birthday mo? At nagalit si Queen Raz kay Mark. Duh! Siyempre, hindi! Bawal ang nerd sa party ko, no? You are not allowed! Okay. Sorry for asking. Halata sa mukha ni Mark na siya'y nalungkot. At ilang sandali lang ay may isang babaeng lumapit ulit sa kanila. Hi, Queen Raz! Ako, pupunta ako bukas sa party mo! Excuse me, in-invite pa kita? Bawal kasi ang hindi popular sa birthday ko eh. You are not allowed. Okay. Kita sa mukha nila ang kalungkutan. Pagkatapos ng klase, ay dumiretso si Queen Raz at ang kanyang mami sa mag-aayos ng kanyang party. Okay, anak, we're here! Gusto ko ng magandang party! Masarap na pagkain at dapat masaya din ang mga bisita ko, ha? Oo naman, ma'am. Sure na sure. Paghahandaan namin ang inyong bonggang birthday party. Okay, ito na ang bayad namin. Okay, see you tomorrow! Kinagabihan sa kanilang bahay ay halatang excited si Queen Raz para sa kanyang birthday party. OMG! Party ko na bukas! Sana maging maayos na nga lahat! Excited na ako! Kinaumagahan ay dumating na ang araw na pinakahinihintay ni Queen Raz. Uy! Umaga na pala! Good morning! OMG! This is my day! It's February 1 at birthday ko na ngayon! At pumasok ang kanyang ina sa kanyang kwarto. Happy birthday, anak! Mag-prepare ka na at pupunta na tayo sa venue ng party mo! Thank you, mommy! Opo, gagayak na ako! Makalipas ang ilang oras ay umalis na si Queen Raz at ang kanyang mommy patungo kung saan gaganapin ang kanyang birthday. Wow, mommy! Sobrang ganda dito!
Oo nga anak, ang ganda ng birthday party venue mo, bongga! At isa-isa nang dumating ang mga bisita ni Queen Roz. Hi, Queen Roz! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Bago nga pala magsimula yung party, tara muna sa arcade. Nirent din ni Mami yun. At pumunta silang magkakaibigan sa loob ng arcade. Habang nagkakasiyahan ng lahat, ay biglang pumasok si Mark at si Eva sa party. Wait! Anong ginagawa niyo sa party ko? Hindi naman kayo invited dito, ha? Pero may nareceive kasi akong text eh. Ako din meron eh. Invited daw kami dito sa party mo. At biglang dumating ang mami ni Queen Roz. Oh, Eva and Mark! Andito na pala kayo sa party ni Queen Roz! Oh, sige! Mag-enjoy na kayo dun, oh! Pasok na kayo! Okay, tita. Thank you po! Mami, bakit mo sila in-invite? Bawal ang nerd at pangit sa party ko! Queen Roz, classmate po din sila! Wala kang dapat pinipili, ha? Pare-parehas lang kayo! Okay, fine. Sige. Pero basta, hindi nila sisirain yung party ko. Pag nasira talaga to, sila ang sisisihin ko. Habang masayang naglalaro ang lahat, ay tinawag na sila ng mami ni Queen Roz. Okay guys, tara na, kakain na tayo sa taas. Okay mami. Umakyat at nakaupo na ang lahat. At maya-maya lamang, ay sinerve na sa kanila ang kanilang mga pagkain. Queen Roz, ito na tong handa mo. Fried chicken lang? Ano ba yan? Para namang kids party? Oo nga, ano ba yan? Kayang-kaya tong lutuin sa bahay. Pero guys, don't worry. Nagpagawa ako ng sobrang laking cake. Yun, gusto namin yan. Ang sarap ng food ni Queen Roz, no? Oo nga, ang sarap talaga nito. Buti na lang in-invite tayo. Ilang sandali lang ay pumasok ang mama ni Queen Roz dala-dala ang isang pink na cake. Okay guys, tara na! Kantahan na natin si Queen Roz ng happy birthday! Mommy, wait! Hindi naman yan yung in-order kong cake ah! Bakit yan ang nandito sa party ko? Anak! Sorry, kasi yung in-orderan mo ng cake nagka-problema. Kaya sa iba na ako bumili. Hays, ano ba yan? Alam mo, Queen Roz, ang boring-boring ng party mo. Oo nga! Nasayang lang oras namin. Alis na kami. This is the worst birthday party ever! Teka lang. Bago kayo umalis, nasan yung regalo niyo sa akin? Anong regalo? Ang pangit-pangit ng party mo eh. Aalis na kami. At isa-isa nang umalis ang bisita ni Queen Roz. No. Umalis na ang mga bisita ko. Hindi ganitong party ang gusto ko. At lumapit si Mark at si Eva sa umiiyak na si Queen Roz. Queen Roz, huwag ka nang umiyak. Nandito pa naman kami ni Eva, oh. Hindi ko naman kayo bisita, eh. Bisita kayo ni Mami. Kahit na, thank you pa din kasi winelcome mo kami dito. Ito nga pala, may regalo kami sa'yo ni Mark. Sana magustuhan mo. What? May regalo kayo sa akin? At inabot na ni Mark ang kanyang regalo kay Queen Roz. Wow, suklay! Magagamit ko to! At sunod naman na inabot ni Eva ang kanyang regalo. Wow, payo! Magagamit ko to sa school! Ayoko pa namang mainitan! Sorry sa naging ugali ko, ha? Kayo na ang sinungitan ko, pero kayo pa yung hindi umalis sa party at may regalo pa kayo. Samantalang yung mga tinuring kong kaibigan ay iniwan lang ako sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Patawarin niyo ako ha, Eva and Mark. Wala yun, Queen Roz. Ang mahalaga ngayon ay na-realize mo ang pagkakamali mo. Tinatanggap na namin ang sorry mo, Queen Roz. Thank you. Tara, makakain na. At simula noon ay naging magkakaibigan sila at naging mabait na si Queen Roz. Nagustuhan niyo ba ang ating kwentuhan? At guys, alam niyo ba na birthday ko talaga ngayon, February 1? Pero syempre, bago tayo matapos ngayon ay mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang tanong. Ang unang tanong, anong klaseng student ang hindi invited sa birthday ni Queen Roz? At pangalawa, ano ang natutunan niyo sa kwento? Anong happy 43rd birthday? Hoy, 13 years old pa lang ako! Maraming salamat sa lahat ng bumati! Ako ulit ito, si Ate Queen Roz, ang maghahatid sa inyo ng mga kuwentong may aral. Hanggang sa muli, bye-bye!